Ganyan ang mangyayari sa fried chicken natin. Malayo pa lang. Oh, maamoy na nila. Parang, uy, parang nasa kanto pa lang sila. Oh. Yan yung fried chicken ng The Social Network. Mga Mars. Yes. May naisip kasi ako. Ay, ang galing nag-iisip ko. Minsan lang ako mag-isip. Minsan-minsan lang ako. Hindi, kasi, di ba, nakapagbenta na tayo sa opisina nung gourmet yo. Oh, that's right. At saka yung dip. Oo. Tapos, tung si Kumaring Tony, napalago na natin. Talaga tayo nagpalago yung menu nung dapat nga may shareholding na doon, no? Tapos, kamakailan lang, di ba, si Cousin Butch mo. Yes, Cousin Butch. Sobrang thankful niya, by the way. Nagkaroon ng bagong produkto doon sa kanyang karnehan. Tayo naman na magtayo ng sarili nating negosyo. Pero hindi naman, malaking negosyo agad-agad. Maliit lang, let's start small. Yeah. But think big. At dahil dyan, may naisip na ako ang pangalan ng business. Ano? The Fried of the Social Network. Puro fried lang. Puro fried lang. Madali lang yun. Madali lang yun. At saka, konti lang yung ingredients. So, anong lulutuin mong fried? Siyempre, fried chicken. Okay. Specialty ko yung masarap yun. Masarap. Okay, totoo ah. Okay. Ako, ano? I can do calamari. Fried calamari. Fried calamari. Fried calamari. Ako, ano? Patalmugan ba to? Ano ko? Fried mani. Fried mani. Okay. I support you. Parang napaisip kayo. Sige. Try natin. Go na. Let's do it. Okay. So, yan na yung ating mga ingredients para sa ating fried chicken. Exciting! And para lumabas talaga yung lasa na may pepper. Yun yung gusto masarap ko kasi sa fried chicken. Ito ang favorite ingredient ko. Aji shaw. May umami, may salt. Tama. And may pepper. Okay. So, 5 pesos lang to. Start na tayo? Yes, ma'am. Okay. Marinate natin muna to, itong chicken. Eat mo yung eggs dyan. Tapos lagay mo yung cayenne pepper. Okay. What is cayenne pepper? It's a kind of pepper that's cayenne. Leave natin yan for 20 minutes. Okay, lagay ko para yung lasa niya mas sumagal. Para ma-absorb ng ating manok. Tapos, gagawin natin yung breading. Breader. Okay. Can you bread? Of course! Breaden? Bread out. Okay. Cornstarch. Hindi. Powder to baking cornstarch. Powder. Nee, cornstarch! Cornstarch ba? Marunong kasi. Salt. Flour. Nabaling! Aji shaw. Lahat yan? Oo. Okay. Para sa 1 kilo. Amoy ito yung pepper. Parang nagising, nakagising, no? Oo, pumasok sa sentido ko. Ganyan ang mangyayari sa fried chicken natin. Malayo pa lang. Oh, maamoy na nila. Parang, uy, parang nasa kanto pa lang sila. Yan yung fried chicken ng The Social Network. Pwede na natin i-dredge. Kailangan mainit na mainit ang mantika. Paano ba malalaman kung mainit na mainit yung mantika? May tip. Anong tip? Kukuha ka ng pinch niyan, breading. Oo. Tapos ihuhulog mo dyan. Pag mabilis siya malusaw, mainit na siya. Okay. Yan na muna. Bigyan mo sila ng sufficient space. Pag may konting space, binibigyan niyo siya ng time. Oo. Mas deep. Fried siya. At saka mas deep ang flavor. Oh. Alam mo, para malaman mo kung luto na, pag medyo tumahimik na siya. Hindi nga ka masyado. Ano? Sabi mo? Maingay pa siya eh, no? Tapos? Pag tumahimik na siya, ibig sabihin, luto na siya. Parang ikaw lang. Ano? Pag tumahimik, hindi ka naluluto. Ayan ang ating fried chicken. Ang ganda-ganda! Ganda, diba? Tsura ba lang? Mukha lang crispy. O, tapos sa fried chicken natin. Yes. Asan yung calamares mo? Kukunin ko na. Okay. Ang mga ingredients. Eto na. Yes. Are you ready? 1 and 2. Shoo! Ito na lahat ang ingredients for our fried calamares. Wow. Napakadami! Napakadami! Diba? Nalagyan lang natin ng aji shaw with pepper and worth 5 pesos. Mm-hmm. Pang restaurant quality na yan. Umpisahan na natin. Beat mo. Beat the egg. Ito na nga. Give it a beat. Huwag yun na. Huwag yun na. Pamarinate din. So, patulad nung sa chicken. Kanina. Ay, gaya. Yan, magsa-stay for 20 minutes. Tapos, ikaw naman, Viv, simple lang.
the cornstarch and the flour. Okay. Mix it together in the bowl. Ito naman, of course, our aji show with pepper. Pepper. Yan, yan ang special ingredient. Isang lahat pa. Just for 5 pesos, lahat-lahat na yan. Hindi ko na naman kayo marinig. Dapat 2 minutes lang yan, Aki. But, or until it's golden brown. Kasi if you overcook squid, tumitigas. Correct. Dapat talaga super init eh, no? Para maging crispy siya. Tapos pag sobrang init, hindi siya tumatalsik. Pwede itong i-partner sa kung anong dipang gusto mo. Pero ako, parang i-recommend ko na suka. Suka na maraming suka. Sibuyas. Oh, oh. Madaling gawin din yun. Tapos na yung chicken mo. Yes. Oh. Tapos na yung calamares. Yung calamares mo, I think it's time to shine ang aking... It's your turn. Money. Yes. Money! Okay. Fried money! I'm excited ako, okay. Actually. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Huwag mo na maliit yung money ko. So, ito yung mga ingredients natin. Exciting. Yan lang. Kanina, konti yung ingredients mo, di ba? Mm. Tapos, mas konti yung sa'yo. Eh, wala na mas kukonti dito. At syempre, ito. Ang pambawi natin, aji show garlic. Kahit na hindi natin damihan yung ating bawang, bawing-bawi ang bawang flavor ng aji show. Mauta ka. 5 pesos lang yan eh. Trot! Okay. Simulan na natin. Yes. Tumabi kayo. Malabi ako. Tumabi kayo. Baka mapano kayo sa mani. Hindi naman kasi slow. Iba ang kapangyarihan ng mani ko. So nakita nyo, di ba hindi ko pinreheat yung mantika kasi ang key pala dyan, dapat pareho yung temperature ng mani at saka nung mantika para hindi masunog. So paano natin malalaman kung luto na to? Dapat brown na yung ating mani. Okay. At saka yung ating garlic, amoy na. Oh, ayan, brown na yung mani natin, luto na yan, pati yung ating garlic. Ito na. Kahit na hindi karamihan yung ating bawang, babawiin yan ang aji show garlic natin. Okay. Isang buong 5 pesos na pakete. Nagkataon naman na yung dalawang pampasarap talaga ng mani, parehong nandito sa aji show. Ano yun? Ano yun? Asin. Salt. At saka bawang. May bonus garlic. Pang umami. Yan. Tapos nila yung ating fried peanuts. Very good, very good. Thank you. Thank you. Ayan na! Kompleto na ang ating Pride and Joy! Bago natin yan ilako dun sa ating quest, okay. Kailangan malaman muna natin kung pasok yan sa checklist ng successful na negosyo. Unang-una, masarap. Dapat din mabenta. And of course, dapat malaki ang kita. Itong fried chickens ay isang pack na may 1 to 2 pieces ang nagastos natin, 10 pesos lang. Okay. Pwede natin ibenta yan ng 30 pesos. Wow. Ako naman dito sa calamares for 3 to 5 pieces on a stick, 9 pesos ang stick cost. Pala yan. Pero pwede natin ibenta ng 25. Ah, malaki pa rin. Mm-hmm. Ito namang mani natin. Per takal yan yung shot glass. Okay. Oh. 6 pesos lang ang kosto natin. Pero pwede natin siyang ibenta ng 15 pesos. Ah, awesome. Parang halos matitriple. So, check na tayo doon sa... Malaki ang kita. Aalamin natin ngayon kung masarap siya at mabenta. Kaya ilalako natin siya dun sa labas habang madaming tao. Habulin natin yung mga tao doon. Ayusin mo, sayang yung pinaghirapan natin. Bili na kayo! Bili dito! Mga ka-fried chicken, calamares, mani! Ay, naku, si Kuya Garn! Bili mo rin yung mura lang! Masalap! May free taste namin! Makatayo lang nito aming bonggang stall. Nakita niya naman, di ba? Eh, gusto namin makakuha ng feedback sa mga estudyante. Hindi, libre muna. Hindi, free taste muna. Gusto magbayad. Sige, bayad ka na. Simulan mo sa chicken. Mukhang masama tingin mo dyan eh. Anong part? Leg part. Leg part. Ganito kami dito, pwede mamili ng part. Ano, masarap? Damagdaba ni Kuya. Huwag mo kayo mo masabi sa sobrang sarap. Wow! Talaga naman. Ano nalalasahan mo? May ano po sa hidden ingredients na pepper. Hindi na hidden. Alam mo na eh. Ikaw naman. Dito ka sa calamares. Tikman mo. Sarap? Sarap. Crispy on the outside, soft on the inside. Wow! O,
ito na ba? Mani naman ang sayo. My favorite. Hindi masarap. Ah? Oh, sobrang ba? Sarap lang. Ah! Ah! Ano naman pala? Ang sayo. Ano lasa? Garlic tea. Garlic tea. Magkakagawan yung mga mani nyo tayo. Ay, gusto ko yan. So, check na tayo sa masarap. Ang tanong, pag binenta namin to, yung may bayad na, bibili kayo. Oh, dahil bibili kayo, check na tayo sa mabenta. Okay. Oh, ikaw naman, tikman mo to. Ito, masarap to na may suka. Ating free thing. Siyempre nga naman free. Our pride will give you joy. So, pride and joy. Nung nakaraan kasi, tumutulong tayo. Masarap naman yung feeling na tumutulong. Tayo pero naman ang kita. Sa atin naman yung kita. Mas masarap yung feeling. Kaya kayo, pwedeng-pwede nyo gayahin yung mga ginawa naming recipes kanina. At kung gusto nyo pang matuto ng ibang recipes na pwede nyo gawing negosyo, abangan nyo yung future episodes ng Stories by Cookmunity. Tandaan nyo, kung gusto nyo palaguin ang inyong mga negosyo, gawing masarap, mabenta, at malaki ang kita. With Agishaw!